Look into the mirror and ask yourself, ano ba yung kailangan mo ngayon? Yun, tama. Period. Ano yung kailangan mo okay, ngayon? Okay, Tito Boy. So, hi everyone! Hello! Hi! Kamusta? Ayan. So, for today, ang pag-uusapan natin ay isa sa mga... Init na init? Oo. Pero may tanong ako, no? Sige. So, ang topic natin for today ay yung Real Estate Investment Trust, no? Yes. Because sa... REIT. Ayun, yun yung tanong ko. Ano ba pronunciation nun? REIT or REIT? REIT. Parang REIT. REIT si marinig ko sa mga ibang YouTubers. REIT of return? Ah, feeling ko REIT. REIT. Alam mo kung bakit? Kasi bakit? James Reed eh, hindi James Reed. Oh, may point ako, di ba? Oo, tama. So dahil James Reed, si James Reed, so ang REIT ay REIT, hindi REIT. Kasi may mga naririnig ako, rate ang tawag nila eh. Rate. So, sabi mo, bakit? James Reid ba siya? Hindi siya James Reid. James yeah. So, magandang point. So, anyway, ano bang tanong nila tungkol sa REIT? Ano ba yung mga nare-receive natin tungkol sa kanya? What is REIT? Okay ba yung REIT? Maganda ba yung return? How will I buy REIT? So, these things, sagutin na natin. But first, okay. Define na natin yung REIT, ha? So, sabi ni Investopedia, okay. What is a real estate investment trust or REIT? It's actually a company, no, that owns and operates or finances income generating real estate. So modeled siya after mutual fund. So isipin mo siya, para siyang mutual fund na pinupool together lahat ng mga condominiums, mga buildings, mga townhouses, tapos mayroon mga percentage na allot na finances. Tapos parang yun yung portfolio niya. Tapos nagbibigay din ito ng mga dividends, no, per year, I believe. Tapos may price appreciation din siya. So, it's actually a form of passive income, no. Yeah. So, ang REIT, ano siya eh, what I always tell people is para siyang mutual fund, pero yung REIT, puro real estate yung investment niya. Kasi kunwari, meron kang equity fund. So, ang equity fund, bumibili yan ng mga stock market, diba? So, pag REIT, para siyang mutual fund, pero puro mga real estate properties ang investments niyan. And in particular, yung ilo-launch ni Ayala, yung REIT. And yung Double Dragon, yung DDMPS for October yata. So, mga properties na ng Ayala and yung mga properties na ng Double Dragon. So, yun yung ano nila, yun yung magiging assets under the REITs, no? Ang difference lang ng REITs sa mutual fund is yung REITs, para siyang mga ETF, exchange traded fund. Kasi sa stock market mo lang siya mabibili. So, hindi siya katulad ng mutual fund na you have to open an account with the mutual fund company, etc. So, para siyang isang stock na you can buy them sa stock broker mo. And kaya nga ang sinasabi sa news ngayon ay magkakaroon ng IPO soon, yung REIT, no? REIT. Na ano na yun yung REIT ng Ayala. So one of the distinguishing features ng isang REIT ay yung pagbibigay niya ng dividends, kasi some people invest or buy mga shares ng isang REIT kasi more or less regular yung pagbibigay niya ng dividend, kasi syempre kung mag-invest sila sa isang income generating property like rental property, then kailangan na di-distribute among the shareholders yung kinita nila dun sa rent, di ba? So just like any dividend paying stocks, so parang ganun din, no? Mayroon kang regular dividends that will be coming from REITs. Yes. Ang nagiging question lang is ilang percent or gaano kalaki yung dividends na makukuha mo. So that's something that
Malalaman natin in the future kung ilang percent ba yung ibibigay ni Ayala, no, more or less. And of course, the dividend rate will depend dun sa profitability ng property. Yes. Oo. Tapos it changes, di ba, every year yung dividend rate. So kahit may starting dividend rate, may chance na tataas or bumaba depending sabi ni Sir Fitz, on the income generating assets ng real estate properties ng Ayala or Double Dragon. So kailangan mong bantayan kapag kapag bumili ka ng REITs is kamusta ba yung mga projects ni Ayala, ano ba yung upcoming projects din, and kamusta ba yung current mga real estate projects at yung mga condominiums, yung mga developments ng Ayala. Oh, ano status din ng real estate sector in general, di ba? Because, di ba, right now, yung nangyari sa Singapore, lahat ng REITs at a loss because nag-crash yung real estate market doon. So, may certain risks din when investing in REITs. So, hindi rin siya yung tinitipong safe investments because all of its investments have a certain amount of risk. So it's in the higher spectrum ng risk yung. Parang sa akin, the mere fact na nasa stock market siya, it's already I would say the risk is the same as investing in a company in the stock market, no? So they would have to be able to understand that hindi siya mas safe. No, hindi rin siya mas risky. It's more or less the same risk as buying a company in the stock market, which now, yun nga, begs the question, is it a good investment? Is it a good investment? Is REITs better than buying real estate? No, because yun yung mga kadalasan tanong regarding it. So similarly, if it's a good investment, if you're aftering dividends and cash flow, then it's of course good to go for REITs. But if you're looking for price appreciation ng mga lupa, no, or mga condo or mga houses, then you can go for real estate. It really depends kung ano yung kailangan mo ngayon and ano yung goal mo din, no, out of it. I have this one from Colliers. It's a real estate consulting company. Now, they had some statistics on REITs, no. Now, on Asia, ang average dividend yield ng REIT is 4.8%. REIT pala, sorry. 4.8? Okay. Or close to 5. 4.8. Uh-huh. Ang kanyang average dividend yield. So again, no, so kung nag-isip kayo na, okay ang dividend ng REIT. So ito, in the Asia, ang average is 4.8%. Okay? Alam ko, I got this from one of the webinars I got from First Match Investment Corporation. At pagkakatanda ko, ang spread ng REIT from like a 10-year bond is around 2%. Meaning, kung ano yung binibigay ng 10-year bond mo ngayon, more or less, ang tinatarget nila is 2% more than the 10-year bond na binibigay. Kasi syempre nga naman, as an investor, bakit mo isasangkalan i-release yung pera mo over something na magbibigay sa'yo ng sigurado naman pala, di ba? Like a 10-year bond. So, yun. So, but right now, a 10-year bond is around 2.8%. So, given that study, if tinatarget ng REIT ang kanyang, kumbaga, spread or yung lamang ng return niya over the 10-year bond, so baka mga nasa 4.8 siya. Okay? So MP2 pa rin. Kasi mga 6-7%, di ba? Tapos, yun nga, no? So, kumbaga, is REIT a good investment? I can screen share something on Manulife. I got this from Manulife, no? Yung Manulife REIT. Ito yung Manulife REIT. Okay, I'll share this one. Actually, marami din ang tatanong about it. Kung okay ba siya or ano. Share screen. Manulife. Ayan. Allow. Ito, this is the Manulife REIT. So kung makikita mo, from 2018 hanggang ngayon, yung movement niya. Although, parang stock market lang. Parang stock market lang. Although karamihan naman ito are, I think these are mga, ito yung top holdings niya, no? So I think this is Singapore. Okay, karamihan dito Singapore. Pero yeah, kung titingnan mo yung movement
Okay, so if you're expecting na ang movement niya ay parang, you know, bond fund na slowly but surely. So baka iba rin, no? Baka so parang stock, but we're not saying na ganito 'yung magiging ano natin sa Philippines, no? Pero kumbaga it's also subject to ano, to volatilities as well. Now, so, what the question? Teka lang, linawin natin. Ano 'yung pinakita mo? This is a fund Manulife na ino-offer ng Manulife na itong fund na 'to naka-focus siya sa pag-iinvest sa mga REITs. REIT. So yeah. Ano siya? REIT in Asia Pacific region. Oo, so para siyang ano, foreign ano siya. Derivative, what do you say that? Parang ano siya? Commodity or derivative or oo. Parang hedge fund. It's a REIT fund. It's the REIT fund. A REIT fund. It's a fund that invests in REIT. Oo, okay. So that's interesting, di ba? No? Interesting. So kumbaga may kita mo na ganun pala yung movement niya, di ba? Para hindi kayo, para hindi tayo magkagulatan. Ang tawag dati sa investment dyan is due diligence, di ba? Yes. Ngayon, ang tanong, maganda ba yung REIT? Eh, ang tanong dyan is, ano ba yung need mo, di ba? So kung halimbawa, kung ang REIT magbibigay ng average na ipeg na lang natin sa 4.8%, then ikaw ba mabubuhay sa dividendo na 4.8%? Yon. Per year yun ha, per year. So, kung hindi ka mabubuhay sa dividendo na 4.8% per year, then baka hindi ka pang REIT. Baka kailangan mo ng mas mataas-taas na return. Okay? Tapos, next. Okay, kung ang price appreciation niya mga nasa 4.8 din, ipeg natin or 6%. Sabi mo ng 6%. Ngayon, kung ikaw ngayon is a young investor or mid-30s at gusto mong pag-ipunan pang retirement, halimbawa, ang tanong, yung ibibigay ba na return ng REIT sa'yo na 6% is enough to grow your money dun sa target amount mo. Kasi kung halimbawa, target amount mo is, kunwari, 20 million by age 60 or sabi mong 10 million, tapos given yung kaya mo lang ihulog per month, sabi mo, kaya ko lang per month na ihulog 5,000. Okay? Ngayon, kapag nag-REIT ka na halimbawa, sabi natin 6%, pag yung 5,000 per month, 6%, after 30 years, pag nag-retire ka, pag hindi siya umabot dun sa target amount mo na 10 million, then hindi ka pang REIT. Kailangan mo mas mataas na return. So, dapat mag-equity fund or mag-stock market ka. Okay? Mm-hmm. So, again, just like any investment, yung mga different investment vehicles na to, kaya nga, again, tinatawag nating vehicle, dapat it should get you to where you wanna be. Makamamaya, ang biyahe mo, papuntang vehicle, ito, papuntang Butuan. Right? And on another note, again, ang mga investment vehicle, para ding sapatos yan. Okay? Dapat, it should fit you, it should fit your goal. Hindi porke nakita mo dyan, bibilin mo agad. So, dapat ano rin, dapat, again, how should you know if the REIT is for you? If the dividend is enough for you or it could complement what you have already right now? And if the growth rate of the REIT would grow your money enough dun sa target fund mo? Kung hindi, then look for another investment. Look for another vehicle. Yeah, kasi meron ding ano, no? Meron ding price appreciation yung per share ng mga REITs. So you can actually make money. So, of course, marami ng factors that would determine kung aga-appreciate ba yung price per share ng REIT. So yung underlying niya, ganyan. Yeah. So, again, it will depend siguro sa management ng Ayala dun sa kanilang REIT. And, of course, yung properties na Aretha Franklin. Aretha Franklin. Yun nga eh. So, depending ngayon kung ano yung magiging performance ng mga properties under that REIT, kung mag-appreciate din yung price per share niya. Ngayon, bakit ka mag-invest sa isang REIT? Number one, yung projected na dividend niya is something na okay sa'yo. Ano, it's something that will help you reach your goal. Plus, kung mag-invest ka dito na parang sa stock market na mag-hold ka tapos for many years, hahayaan mo lang mag-appreciate din yung value, then you have to also have the conviction na naniniwala ka doon sa kumpanya na mag-grow siya, di ba? So, for example, may nag-launch na REIT
na isang unknown real estate company, di ba? Sabihin na natin. So, of course, for me, I will have hesitation in investing long term dun sa REIT na yun kasi hindi ko alam yung company. So, of course, yung Ayala, meron tayong track record na okay naman sila sa real estate company. So, mas kampante ako in investing long term dito. Ngayon, pagdating dun sa dividend rate, again, hindi natin alam kung magkano talaga yung ibibigay niya. So, the best thing that we can do probably is buy some shares. Tapos, kung mag-announce na ng dividend and we're happy, then we can probably buy a little bit more, di ba? But, yung ngayon palang IPO, bibilin muna lahat, di ba? Dadamihan muna. So, medyo risky yung part na yan. So, ako ang advice ko, treat it as any other IPO. You have to know ano yung goal mo. If you're trading, then it's probably a good option or a good choice to buy during the IPO period. And then sell if the price goes up. Pagka-list niya, no? Mga 2 to 3 days. Pero if you're in it for the long term, I would say na hayaan mo muna maglaro yung mga traders. Yes. Pag bumagsak na yung price niyan, tsaka ka bumili, and then you keep it for the long term. No? So yun yung advice. Just to add, may sample yung kay Tripits na yung wait for the price for investors. Bali, you just give it mga 1 to 2 years. No? Just to see. Talaga? For me, just to see the performance of the REIT. Anong property? Because you never know kasi kung ano yung property, kung ano yung REITs. Because this is still new here in the Philippines. Because this is like a mutual fund or ETF. So, alam ko medyo agile siya in the early stages. But give it around 1 to 2 years or maybe 3 at most. Just to see kung ano yung performance niya. And then once you're sure na okay yung performance niya for the long term, then you can enter it already. Because you're already confident na this group of company, no, Ayala, can handle the REITs, can handle the project, and sure yung price appreciation and growth niya. No? And then before that... Look for the prospectus, basahin mo yung prospectus. Yes, yun din. Ano yung underlying na real estate? Kasi yung na-announce na nila yun eh. I think... tawag rito, more or less yung sa may Bay Area, tapos some of the funds will be used to buy yung in Cebu, properties in Cebu, yung teleperformance yata. So, yes, that's actually a good advice. You look at the prospectus para alam nyo exactly kung ano yung properties na papasok dun sa REIT, no? Hindi naman yan lahat ng properties ng Ayala, hindi yun. Kasi hindi. Lahat ng properties ng Ayala Land, yung ALI ang bilhin ninyo, di ba? So, itong ALI, meron siyang portion ng portfolio, real estate portfolio ng Ayala Land na parang sinasabi ni Ayala na, namin talaga, parang I belong to the family. Parang sinasabi ni Ayala na, okay, ito, meron kaming mga real estate properties. Itong portion na to, i-offer namin to sa inyo kung gusto niyo bumakas dito sa mga projects at so parang ganun yung ginagawa. So pero of course kung gusto niyo maging part of the Ayala Land family of real estate businesses, ang bilhin niyo yung Ayala Land mismo, di ba? So it's the same siguro with the yung sa Meridian Properties, no, yung DDMPS. So if you believe dun sa company na Double Dragon, then buy Double Dragon. Pero if you think na parang mas maganda yung property, ang gusto nyo lang bumakas dun sa Meridian Park project ng Double Dragon, yung DDMPS, yung bilhin ninyo na REIT, no? So, depende. And ito, I was just browsing the custodian pala, kung may custodian yung Ayala. Tapos, para lang alam niya kung sino yung partner nila in managing the fund din. Or at least transparent. Anyway, Sir Renzi, you were saying. Yeah, dividend na pinag-usapan, di ba? Kasi lahat tayo gusto kumita ng pera, okay? kasi, di ba, magre-rate ako kasi may dividend, Yeah. Okay, pag mag-invest ka kasi, tinan mo rin opportunity cost, okay? Kumbaga, parang chess,
di ba sinasabi sa chess, if you saw a good move, you look for a better move. Yan, ganun sa chess, right? So, for example, if you're in it for the REIT na sabi natin 4.85% na projected dividend yield na pwede nyong tanungin or makita sa prospectus or pag nag-roadshow yan, si GMA7, okay, for example, nung April 18, ang dividend yield niya nasa 9.12. Wow! April 17, 2 points, nung April 17, 2017, nasa 11.4. Mm-hmm. Nung 2016, nasa 6.5. Nung 2015, nasa 3.6. Ang mm-hmm. tanong, okay, may 100,000 ka. Saan mo ilalagay? Sa REIT o sa GMA? Yon ang tanong. So, kumbaga, anong mas gusto mong dividendo? Kumbaga, hindi mo lang i-compare yung REIT dahil nandyan siya, you'll rush towards the REIT for the dividend. Eh, parang, eh, may 100,000 ako, eh, ba't ako magtitiis sa 4.8% o 5%, eh, may 9%. May iba pa. I mean, of course, may price appreciation naman tayong, ano, di ba, tinatawag. Pero, kumbaga, timplahin mo din, kung if you're in it for the dividend, lang talaga, notwithstanding the price appreciation, o di mag-GMA 7. So, yung mga ganun ba, so, research mo din, compare other opportunities in the market. Yeah. Yes. At the end of the day, ikaw pa rin yung sasagot eh. Ano ba yung kailangan mo? Are you after the dividend kasi gusto mo ng cash flow? Yeah. Or are you investing long term so you're after the price appreciation? Tama. Kasi pag long term, kapag halimbawa nagtatrabaho ka ngayon, hindi mo naman kailangan ng dividend kasi kumbaga may sweldo ka pa, di ba? So kung hindi ko pa kailangan ng dividend, I would not go for a fund na nagbibigay ng dividend. I'd rather go into something na yung dividend na natatanggap nila, nire-reinvest para mas mapalaki in the future. Mm. Kasi may ano naman ako ngayon eh. May oo nga, actually di ba, pag ang isang company madalas magbigay ng dividend, hindi ganun kabilis lumaki yung yung stock price niya, no? So, mga mag-stagnant 'yan eh. Oo. That's why a lot of dividend paying companies in the stock market, hindi ganun ka laki ang rate of appreciation nung kanilang stock price. Kasi, which can be another video. Yes, pwede. Oo. Diba? Dividend paying stocks. Yeah. You were saying something, Adriel, before we end this video? Yeah, regarding opportunity cost, just to contextualize it, no? Isipin nyo, if I invest in REITs, because minsan kasi, in REITs or co-op, yung mga ganun na diba? So isipin nyo, if I invest in REITs, ma-forego mo yung ano investment mo sa co-op, di ba? Mm-hmm. Tapos, if mag-invest ka sa co-op, ma-forego mo yung ano mo, investment mo sa REITs. So going back to what Sir Fitz said, ikaw lang magsasagot yan. You are the only one who can answer that question. So you look into the mirror and ask yourself, ano ba yung kailangan mo ngayon? No, tama. Period. Ano yung kailangan mo ngayon? Okay, because... Tito Boy. Diba? So, if you have questions at nagugulahan pa rin kayo, we are here to help you decide on what is the best investment vehicle for you, kung baga. Kaya naman kami nandito. So, we can help you decide if REIT could complement your portfolio or baka meron ka na existing dyan. You know, we can help you decide it sa wealtharchy.com. So, you can just go to our website, wealtharchy.com, to know more about our services, and chief of which is our financial consultation services. Yes. Okay. So, guys, kung meron kayong natutunan dito sa ating video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And kung hindi pa kayo nagsasubscribe, then please hit the subscribe button. Below. And of course, don't forget to hit that notification bell so that you won't miss a thing. At ma-update din kayo sa mga latest videos natin. Natatawa ka sa'yo, you won't miss a thing, no? Hoy, Mario, nandiyan ka pala. Kamusta na? Ang dal-dal kasi natin, eh. Chumichempo lang ako. Ang parting words ko dito sa REIT, tulad nga dun sa investment vehicle siya, no? There are some people na gustong na bagong rinig yung REIT, no? Ay, bago yan. Makakuha nga ako ng vehicle na yan. Para maiyabang pero, lang, no? Oo, meron. Merong ganun. Uy, bago yan na. Dapat makasakay ako dyan. Pero pag sakay mo sa REIT, di ba, mas mabilis na pala yung una mo. So, yun yung sinasabi ni Adriel kanina na we have to look at the mirror. Yan. Tingnan natin kung ano ba yung goals natin kasi parang sapatos, some will fit you, some will not fit you.
Yeah. All right. So ayun, so with that, we'd like to say goodbye and see you again sa next video natin or sa next live natin. All right. Bye-bye. Bye.